Shout out guys, meron tayong pag-uusapan topic patungkol sa pag-adjust ng barkula. Sa engine po natin ay meron tayong tinatawag na intake at exhaust. Dalawang bagay po yan na pwede natin i-adjust. Depende na lamang po sa specific engine kung ilan po ang kanila pong hinihingi ng valve clearance. So pag-uusapan natin kung ano po ang naging nararamdaman natin o ano yung naririnig natin about sa barbula. O pag pinapaandar po natin yan, lalo na rin po sa umaga, may naririnig po tayong lagi tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Pag nire-revolution natin minsan, mayroon yung parabang minsan lumalakas, mayroon naman yung constant lang yung tulong niya, tik-tik-tik-tik-tik-tik, talagang masakit sa tainga. Minsan naman po, kapag mainit na, nawawala yung tunog at nagiging normal siya. Pero karamihan dyan sa umaga. Yung sa umaga naman po, yung maaari po maging maingay po dyan, tinatawag po natin yung hydraulic lifter. Yan po yung hydraulic lifter po ay hindi po yung na-adjust. Kapag nasira po yan, ay pinapalitan po yan ang hydraulic lifter. May nabibili po tayo yung isang piraso, dalawang piraso, or dipinti po sa engine po natin yan. Yan po ay alam ng mga mekanikong trusted mo. Trusted po na mekaniko. Kasi pag hindi trusted, lahat papalitan. So, naintindihan po natin. So, ano po ba ang nagiging dahilan kapag ang barbula po natin maingay? Unang-una po, magkakaroon po tayo dyan na tinatawag natin vibration. Yung makina po natin ay nagkakaroon po ng maliit o mahina na vibration, pero ramdam na ramdam mo sa katawan ng sasakyan mo, ramdam na ramdam mo sa manubela yung vibration. So, kinakailangan po natin yan, ina-adjust, lalo na pag atin po mga sasakyan ay lumang modelo, rocket arm, o tinatawag po natin di post rod type. So, papa-adjust po natin yan, dalhin natin sa trusted na mekaniko. Diba? Para maging mas maayos yung sasakyan natin. Yun po yan, nagkakaroon po yan ng fuel consumption. Bakit po nagkakaroon ng fuel consumption kapag hindi tama ang adjust ng ating barbula? Dahil po masikip. At yung vibration na yon, yun yung magkakaroon ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng maliit na palya ang iyong sasakyan. So, kinakailangan talaga po yan, ina-adjust. So, kadalasan po yan, no? Katulad ng mga ibang mekaniko, aywan ko sila sa akin for my own opinion, experience. Kapag luma na po yung sasakyan na yan, minsan ini-straight na, straight G's, straight 12, o straight 8. Pero depende po yan sa mekaniko at depende po yan sa nakikita mo ng sasakyan. Pero kadalasan dyan, 12-14, 10-14, 8-12. It depende po yan sa mga mekaniko. Minsan naman po sa mga diesel street 16, depende po yan sa mga trusted ninyong mekaniko. So, kinakailangan talaga yan, ina-adjust yung barbula natin kapag pagbukas po natin ng hood ay magiging pino ang andar at maganda. Nagiging isa rin po ito sa mga cost ng ating pong sasakyan na tinatawag din po natin kulang sa hatak. Kasi po yung intake exhaust po natin, no, itong akin po ay share po ko ito according to my experience. Minsan po yung barbula natin kulang po sa bukal, lagi pong naka-open. Kaya nagkakaroon ng sasakyan natin, kapag tumatakbo po tayo, ang sasakyan din natin ay kulang sa hatak, kaya nagkakaroon siya ng low fuel consumption. Ganun ka-importante ang atin pong sasakyan na pinapa-adjust natin barbula at ito kapag naririnig po natin. So, kailan po ba tayo magpa-adjust ng barbula? Kadalasan po sa pag-a-adjust po ng barbula ay nandun po tayo sa pag nagpapa-tune up. Kaya nga po, importante ito kapag meron tayong mekaniko, dahil ang mekaniko mismo, naririnig nila, alam nila, pero pag alam mo po yung sasakyan mo, isa pong rocket arm type o yung mayroong push rod, kapag nagpa-tune up po tayo, ay kailangan po natin ito may pa-adjust. May mga trouble po dito sa barbula, lalo na pagtukod ang pag-adjust na tinatawag natin. Isa po ito sa dahilan ng palyado ng ating sasakyan. Minsan, titignan natin spark plug, high tension, katulad ng mga nauna akong video. So, dito po sa barbula ay kinakailangan din talaga na para condition ang ating makina. So, yun lang guys, no? May share ko sa inyo, pa-adjust po natin ating barbula. So, kailan ba to dapat din ina-adjust? Kapag ang ating pong sasakyan ay bagong overhaul, binabalik natin sa mekaniko ito upang i-adjust ng mga mekaniko ang ating pong barbula. Pero yung ating pong sim type,
hydraulic type ay hindi na po na-adjust yan. So, yun lang guys. I'm Mr. Pudge Mechanic. Uli, kita-kita tayo sa susunod po mga